Hello guys! Welcome back to our channel. So in this video, ituturo ko sa inyo paano ba tayo makakapag-solve ng composition of functions. Okay, so define muna natin. If a function is substituted to all variables in another function, you are performing a composition of functions to create another function. So in symbol, we have f composed with g of x is equivalent lang yan guys kay f of g of x. Okay, kung saan yung ating g of x ay i-input natin kay f of x. Okay, so to create another function. So let's have our first example. So we have f of x equals x square plus 5x plus 6 and g of x equals x plus 2. And we are asked to find the following. So letter A, we have f composed with g of x. So kung babalikan natin yung definition ni function composition, si f composed with g of x ay parehas lang guys ni f of g of x. Tama? So try natin. So ibig sabihin, itong ating composite function is parehas lang siya ni f of g of x. Okay? Kung saan, si g of x natin na x plus 2, ang gagawin is i-input natin dito kay f of x na si x square plus 5x plus 6. Okay? So, try natin. So, ang ating g of x, we have f of g of x, kung saan ang g of x natin ay x plus 2. Alright? So, after natin magawa yan, i-input natin guys si x plus 2 dito sa ating f of x. So, yung dalawang x dito, parehas silang magiging x plus 2. Alright, so try nating i-input guys. So isa-isahin natin. We have x. So magiging x plus 2 yan. Then square. Plus 5x. Again, yung x natin dito magiging x plus 2. Then plus 6. Tama? So, ngayon, simplify natin to guys. Then, yung makukuha natin dito, siya na yung ating f composed of composed with g of x. Okay, so try natin. So, una, square of binomial. So, ang gagawin nyo, square natin to. So, that is x square. Tama? Then, multiply natin tong dalawang to guys. So, we have x times 2, that is 2x. Then, twice, yan ay magiging 4x. Okay? Then, next, square natin yung last term. So, 2 squared, that is positive 4. So, again, ang ginamit natin, guys, is yung square of binomials na formula natin. Okay? So, kung hindi nyo naman memorize yun, pwede nyo i-simplify to guys gamit si x plus 2 times x plus 2. Okay, then pwede kayong mag-FOIL method dito. Then, ang makukuha nyo is same answer lang. Okay? Then, after nyan, dun tayo sa may 5, i-distribute lang natin to guys. So, that is 5 times x, we have 5x plus 5 times 2, that is positive 10. Tama? Then bring down positive 6. Next, after nyan, combining like terms. So, x squared, bring down lang yan. Then we have 4x plus 5x, that is 9x.
Then 4 plus 10, that is positive 14, plus 6, we have 20. Tama? So, ito na ngayon guys, yung ating f composed with g of x. Nakuha? So, next, let's proceed to letter B. We have f composed with g of 4. Okay, so dito guys, may value yung ating x. Ang value ng ating x value is positive 4. Okay? So, try natin isolve to guys. So, again, ang f composed with g of 4 is parehas lang siya guys ni f of g of x or g of 4. Okay? Kung saan ang value ng ating x ay positive 4. So, ang first step nyo dito guys is kunin nyo muna si g of 4. Okay, so evaluate natin yan. Ang g of 4 natin, gagamitin natin yung function na x plus 2. Tama? Kung saan, yung positive 4, i-input natin kay x. Nakuha? So, try natin. We have g of x equals x plus 2. So, ang x natin ay positive 4 plus 2. So, therefore, ang g of 4 natin is equals to positive 6. Okay? So, after natin makuha si g of 4, gagamitin natin itong positive 6, guys. Ito. Dito. Kay f of x. So, ano mangyayari? Meron tayong g of 4 equals to 6. Ibig sabihin, itong ating composite function is magiging f of g of 4, which is positive 6. Nakuha guys? Ngayon, ang gagawin natin, since may value na tayo guys ni g of 4, which is 6, i-input natin ngayon ito dito sa ating f of x. Ibig sabihin, lahat ng x dito sa ating f of x ay magiging positive 6. Tama? So, try natin. F of 6 equals x square, which is 6 square plus 5x, kung saan ang x natin ay 6, then plus 6. Tama? Simplify natin yung equation. 6 square, that is 36. Plus 5 times 6, that is 30. Then plus 6. Okay, so combine natin guys. 36 plus 30, that is 66. 66, then plus 6, we have 72. So, ito na ngayon guys, yung ating final answer. Nakuha? So, next, letter C. Sa letter C natin, we have G composed with F of X. So, pag ginamit natin yung definition ng ating function composition, si G composed with F of X ay parehas lang guys ni G of F of X. Nagkabaliktad tayo ngayon dito. Okay? So, kung saan, si F of X natin ay i-input natin kay g of x. Okay? So, first, substitute natin guys yung ating f of x. So, we have g of f of x. So, ang ating f of x ay x square plus 5x plus 6. Tama? So, after natin ma-input yung ating f of x, etong x squared plus 5x plus 6 ay i-input natin dito kay g of x. Okay, so lagay natin guys. So, we have equals, ang g of x natin ay x.
Okay, so again, ano yung x natin? Ang x natin ay ito. Yung f of x kanina. So we have x square plus 5x plus 6. Then meron tayong plus 2. So pag sinimplify natin to, we have x square plus 5x, then 6 plus 2, that is positive 8. Tama? So ito na ngayon guys yung ating final answer. Okay? So this is the end of our video. I hope nasundan nyo kung paano ba natin kinukuha yung ating composite functions. So if you have questions or clarifications, kindly put them on the comment section below. So thank you guys for watching. This is Prof. D. I'll catch you on the flip side. Bye!